Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kaakibat ng pagiging Kristiyano ang pagpapahayag ng mabuting balita sa ating kapwa. Sa Ebanghelyo, humirang ang Panginoon ng 72 alagad para mauna sa mga bayan ng Israel kung saan pupunta rin siya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong
tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin. At ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumaka nila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Hesus sa Saran. Tayo po ay nasa 14th na linggo ng karaniwang panahon. At konting review, last Sunday, mayroong mga gustong sumunod kay Jesus, no? Sabi ng mga tao, nais po naming sumunod sa inyo. Pero ang sabi ni Jesus, ang mga asong gubat ay mayroong himlayan, may pahingahan. Ang mga ibon ay may pugad, pero ang anak ng tao, wala man lang matirhan o mapahingahan. Sabi naman ni Kristo, doon sa iba, sumunod ka sa akin. Pero yung dahilan, ang sabi, ililibing ko muna ang aking mga patay. Sabi ni Jesus, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Sagot naman nung isa, nung tinawag siya ni Kristo na sumunod sa kanya, babalik po muna ako at magpapaalam sa aking mga kasambahay. Ang sabi ni Kristo, hindi po pwedeng maging alagad ko ang lingon ng lingon. Ibig sabihin, meron pong urgency. Yung pagtugon sa tawag ni Kristo na maging alagad ay mayroong madalian. Mayroon na itong, kumbaga, asap na. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik. Sino ang gusto? Sumunod. Sino yung ayaw? Diwag. Hindi na pwede yung parang maybe o malabo. Kailangan mas maintindihan mo na. Okay. Kaya ngayong linggong ito, sabihin na natin, may mga tumugon talaga. Kaya nga ang sabi sa Ebanghelyo, nagsugo pa si Kristo ng 72 alagad pa. Nagdagdag pa. Bukod dun sa 12 na itinuring ng mga alagad, nagpasugo pa siya ng marami pang mga alagad. Okay. So,
balikan nga natin kung ano yung maaalala natin doon sa binasang ebanghelyo. Sabi doon, sinugo nila sila ng dalawa-dalawa. Malinaw po? Dalawa-dalawa. Pagkatapos noon, ang sinabi ni Jesus, magdasal kayo. Idalangin ninyo sa may-ari ng ubasan. Dahil kakaunti ang manggagawa. Marami ang aanihin, kakaunti ang manggagawa. Pagkatapos noon, ang sabi niya, huwag na kayong magdadala ng lukbutan, salapi, o kaya sandalyas. Nakukuha pa ba? Uy, gising. Focus. Anong sumunod nun? Dumahayo na sila. Pagdating doon, ang sabi ay, kailangan maalala natin to, ha? Matapos na paalalahanan na huwag na magdadala ng mga kung ano-ano, ang sabi niya ay, huwag na kayong titigil sa daan para makipagkwentuhan pa kahit kanino. Diretso na kayo sa inyong pupuntahan. At pag nakarating, ang sabi ni Kristo, pag dumating kayo sa anumang bahay, ang sabi niya, batiin niyo muna sila ng sumainyo ang kapayapaan sa bahay na ito. Nakukuha pa ba? O baka wala na. Doon lang sa umpisa. Okay. Sabi ulit, tiyakin ninyo. Kanin at inumin ninyo. Ano man ang idulot o ihain sa inyo. Parang sinasabi, huwag kayong mag-aarti-artihan, ha? Pagkatapos noon, sabi, saan mang bayan kayo pumunta? Ano mang bayan? Ipahayag at sabihin ninyong nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Yan. So ito yung instructions. Dito nakasalalay yung tagumpay ng kanilang misyon. At kung sakasakali po, no? Ikaw ay i-hire para maging misyonero, ang isang quality na dapat tinataglay o dapat mong taglayin ay yung marunong kang makinig. Sa pakikinig, listening. Diba, naalala nyo po, sa mga nagtrabaho dito, nagtatrabaho, di ba pag nag-a-apply tayo, nialagay doon sa resume o doon sa pinipil upan, yung your skills. What are your skills? Di ba minsan, ang sinasagot natin, listening skill? Kasi importante yun. Yung ang isang tauhan ay marunong makinig. Lalo sa instructions. Kasi kung meron siyang sariling diskarte, gugulo lang ang kumpanya. Maging sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kasi malinaw naman po, ito yung panahon na ang mga alagad ni Kristo ay kinakailangan munang sumunod. Kasi kung hindi sila matututong sumunod, kung hindi sila matututong makinig muna ng mabuti, paano sila makakapagpasunod sa darating na araw? Kasi alam naman natin sa kwento, aalis si Jesus, ipapaubayan na ito sa kanyang mga alagad. Pero ito yung panahon na kailangan muna nilang makinig at sumunod sa instructions. Mahirap po kasi yung
ibibida mo agad yung, ay hindi, kaya ko na yan. Wala yan, papalitan ko yung gustong mga instructions na yan, mga polisiya na yan. Kaya ko na ito. Doon pa lang nagkakaproblema na tayo. Dito po sa mga magpapakumpil, marami po dito ay magpapakasal. Ang papasukin ninyo ay isang misyon, bukasyon. Dalawa-dalawa. Hindi pwedeng tatlo, hindi pwedeng apat. Dalawa lang kayo para maging isa. Pag hindi, yung pa lang, pag hindi nyo sinunod yun, eh baka sa isang buwan, hiwalay na kayo agad. At ang isang kalidad ng mga papasok sa mag-asawa, tiyakin ninyo, no? Kung wala ka pang kapasidad makinig, huwag nyo ituloy ang kasal. Kung hindi kayo marunong makinig sa isa't isa, huwag kayo magpakasal. Ihinto nyo na ngayon pa lang. Kala nyo, wala lang, no? Simple lang na hindi, yun madalas eh. Hindi nagkaintindihan, ayaw makinig, nagkakalabuan, mag-aaway. Yung pag-aaway, hindi pinakikinggan. Anong pinanggagalingan? Bakit nagagalit? Nauwi sa, hindi ko sa maintindihan, hiwalay. Pag-isipan na mabuti, ha? Kaya nga ito, bahagi ng instructions, bago kayo magpakasal, magpakumpil. Bago magpakumpil, umattend ng seminar, intindihin ng mabuti. Hindi ito pang requirement lang. Tinitingnan din dito yung kapasidad ninyo, paano kayo sumunod. Paano ninyo pasusunurin ang asawa ninyo kung ikaw mismo hindi marunong sumunod? Sa mga pamilya, paano ninyo pasusunurin sa mga magulang? Paano ninyo pasusunurin ang inyong mga anak kung kayo mismo hindi marunong sumunod? Kasi minsan nakikita po, no? Nakikita ng mga anak ang kanilang mga magulang kung paano suwayin ang kanilang mga magulang. Hindi pwedeng kanya-kanyang diskarte. Hintayin mo yung panahon na ipapaubaya sa iyo yung responsibilidad. Pero ngayon, magpaturo ka muna. No? Hayaan mo muna, buksan mo muna ang sarili mo. No, magabat, meron ka ng sariling alam, may knowledge ka na, pero sa ngayon, hindi ito tungkol sa kung anong alam mo, kundi sa may kapasidad ka bang makinig at sumunod sa instructions? Yan. So, magandang mapagnilayan natin ito, ha? Hindi pwedeng puro na lang tayo bunganga, ha? Kailangan tenga muna, tenga. Bago bumuka ang bibig, makinig muna. Kaya basahin mabuti. Ngayon, nagkakagulo tayo kasi, no, yung mga kasaysayan, pilit natin binabago, unang-una, hindi pa tayo nakinig sa kung ano ang totoong kasaysayan. Pero ngayon, nagbibida-bida tayo sa kung ano ang kasaysayan. Yung simpleng instructions ng Poong Jesus Nazareno, hindi mo maalala o ayaw mo intindihin, paano ka magiging matagumpay niyan? Ang susi sa tagumpay ay naroroon sa kung paano ka nakikinig at sumusunod. Dapat alam mo din, no? Alam mo, sa puntong ito, kailangan ko munang makinig. Sa puntong ito. Dahil darating ang panahon, kailangan mong humayo, kailangan kang isugo, kailangan ka ng gumanap ng responsibilidad. Huwag mo munang madaliin, ha? Para bang sa eskwela, no? Sa pag-aaral, mag-aral ka muna ngayon. Ha? Ito yung panahon, mag-aaral ka muna. Pagdating ng araw, ikaw naman ang magtuturo. Nawa po sa linggong ito,
Patuloy natin, no? Sabi nga ni Kristo, magdasal kayo. No? Patuloy kayong magdasal para mas magampanan natin ang mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Poong Jesus sa Sareno. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, patuloy ka nawang magsugo ng mga mabubuting manggagawa sa iyong ubasan. Taos puso nawa kaming paglingkuran ng iyong kawan upang patuloy naming maipahayag ng may tapang ang mabuting balita mo. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maisabuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang radikal na mensahe ng Ebanghelyo, hindi man sila maunawaan at kilalanin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila ay misyonero rin, tinawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita ng katotohanan sa politika, ekonomiya, industriya ng kalakalan, edukasyon, agham at komunikasyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ang awa at pakikiisa mo, O Diyos, sa iyong kawan sa pamamagitan ng mga apostolado, ng mga misyonero, religyoso at religyosa. Huwag nawa silang panghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipahayag nawa ng bawat Kristiyanong pamilya si Jesus kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahihiyan sa iilan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasumpong nawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid naming yumao, sa liwanag na dulot mo, Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Oh,
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, minasalamatan kaniya, minagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa gapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.